Here we are in the best years of our lives, with no way of knowing when the wheel will stop spinning, cause we don't know where we're going. Hello guys, girls, this is Imo Mandico, the parent show. And this is part 2 of love advice ng aking friend na si LM. And I'm your host, your DJ, Imo Montico. So, pasensya na pala sa part 1 na medyo hindi ko na kasi na-edit kasi dahil wala naman akong alam ko sa paano ko i-edit to, dahil medyo amateur nga ako as a I'm an amateur podcast DJ. Sa recently, recounting recap lamang po tayo. At bago naman po, ano, siyang malaking shoutout po ulit. At time check pala muna pala. At date check, time check. Well, this still Sunday, January 27. And the day was Sunday. And 3:01 p.m. Sa sambo, malaking shoutout po kina Ma'am Casimir Angkaw, Ma'am Jonabel, mga KPLs namin, at sa mga co-workers ko nagtatrabaho po sa Yasaki Torres Manufacturing, especially on line 11. And also sa aking mga former friends, former co-workers pala sa Jeddah. Well, okay, to my cousin Virgilio Pascua, Ricky Rojas, hindi ko na kami isa-isa pa, ha? And also to my Pakistani friend there, named Rashid Khan. If you're listening, this will just say hello. Well, anyway, highway, isa naman po ang part, ito naman po isang part 2 at 15 minutos naman po sa ating love advice, wala kay LM. So, konting recap lamang po. Po, sa mga hindi po nakaunawa at hindi po naka, sa mga nakamiss po ng part 1, this is the part 2. Well, sa part 1 po, itong si LM, na friend of mine was, may problem siya about his girlfriend na naglalamig. Bigla subod pati itong mga exes na to, at yung especially sa isang ex niya was his first love, na may anak na rin, na pero hiwalay, na nagkaroon din ng spark. So on blah 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 bling 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 lang blum lang blang lang na nauunawaan nyo na. Caught in the middle po ang tema. Yow! Okay ha, konti patawa lang tayo na. Caught in the middle. So, napakahirap na sitwasyon ng friend kong ito. So, sa mga gusto makatulong po sa kanya, o sa ano, advice. Serious advice talaga. Kung pera, ipadaan nyo muna sa akin. Well, sa isang advice po dito, sa isang advice po dito sa aking friend na to, na caught in the middle po siya, dahil naiipit po siya sa mga ano eh, yung recent girlfriend po niya ngayon, na medyo nalalabig na siya ngayon, dahil medyo younger, mas younger sa kanya yan, 10 years more than, sabi niya din, ang age ng, siguro nasa between 29 to 30 something na siya, I'm not sure, but yung girl niya ngayon, nasa mid 18 to 20, I guess, at syempre, at a younger age, sabihin natin, ano, wala pang ganong, ano yun, at depends pa rin siya sa kayang parents. Hindi ko naman sinasabi na, ano, na they are broke up. Sabihin natin, cool off. Or nasa bingit na. Ng kanilang
sa kanilang relationships, ano, kung saan masusukat nila ang kanilang katatagan. Well, anyway, moving on. Ang friend kong ito was bigla nagpasulpot yung ex niya, na yung ex niya to na may ano, aminado naman siya sa akin na may feelings pa rin siya dun sa isang ex niya dahil first love niya yon. Although na yung ex niya was may mga dalawang anak yun, at isa pa separate siya sa kanyang first husband. At saka bawat problem niya dun sa girlfriend niya ay sinasabi niya dun sa ex niya. Hindi ko naman ako sinasabi naman, hindi naman mali naman yung ginagawa niya, na wala man. Ako sa akin, para sa akin, ha, wala akong nakikitang mali doon sa ginagawa ng friend ko na yon. Na kaibiganin, maging close sila na kayang ex as a friend. Pero siguro as a person siguro na hindi rin maiwasan din, nagkakaroon din ng babalik ulit na umuusog din yung feeling din. Ewan ko lang mong doon sa ex niya. Ewan ko lang. Wow, pare, pakagwapo mo, ha? Ikaw na. Ikaw na si Ninglong Dantes. Ikaw na si B, ano, Coco Martin. Pan di Coco Martin. Well, anyway, highway. Moving on. Habang maghihintay pa ako magpa-downy ng aking mga labahe. At pagkakape. Kape ko black. Ito po sa mga ano. Tingnan nga, may sarado natin yung ating ano, medyo awkward po. Hirap po si at magtahimik pa atong house na to. Itong friend ko na to ini ano eh. Tama ba na kaibiganin pa niya ang ano niya? Ang ex niya. Huwag na natin ipinpat yung isa pang ex niya dahil talaga yung point ang caught in the middle talaga. Itong first love niya. Sabi natin, yung first love niya versus na kayang recent relationship na girlfriend niya ngayon. Confusing eh. Pati ako nahihirapan din eh. Sa panon ko ng ito eh. Kahit pa siguro sabihin mo na dahil niya sa maboting usapan niya. Baka iuntog lang yung sarili niya sa pader. Di ba, sana kung ikaw lang eh. As a good friend naman eh, may patinuyong ka kung yung siyempre sa advice ko sa niya. Pero hindi ko magawa eh. Ako nahihirapan sa kanya eh. Kaya akong gumawa ng podcast to dedicated sa kanya para matulungan nyo rin siya. Cut. Kung nakaranas kayo ng cut in the middle na napagigit na kayo sa umukumpungan sa bato, ano ang pipiliin nyo? Ito na lamang laro. Ano ang mas malaga sa inyo? Ang feelings mo dun sa ex mo o yung girlfriend mo ngayon na gusto mong isalba ang relationship nyo ngayon? Ganoon na lang ang tanong. Ganoon na lang ang tanong. So, ako naman eh, gusto ko mapigain ng gray matter ko ngayon eh, at tulungan tong friend ko na to. Kaya ginawa to para medyo mabigyan natin ng isang feedback to. Nasarap kutusan talaga. Actually talaga eh. Ako dumaan din ako sa caught in the middle na ganyan. Pero sa kanya mas malala na ngayon eh. I guess yun ba yun? Para sa akin yung relationship kasi ano eh. Pag ex. Ang pag usapang ex. Okay lang. Para sa akin, okay lang. Gawin mong friend yun. As long na hindi sila nakakaano. Eh, pero kung nagkaroon ka na ng usbong dulit at nagkaroon ka na dulit ang pilik sa ex mo, kasi saan na? Awkward. Ano na ba kung may relationship ka na ngayon? Diba? Buhay. Kakagigil. Give me a few minutes, just give me a few minutes to think, to refresh. Pati ako nadadala rin eh.
ang confusing situation ngayon. Pero para sa akin, parang mali rin na common ang lalamig na sa iyo ang partner mo ngayon is babaling ka na sa iba. Actually, nagawa ko na yan before noon. Akala ko maging okay lahat, pero hindi. Para man nangyari yung rebound ko sa iba, para lang makabawi dito, hindi, nagkasakita lang kami. Naging rebound ko sa ano, hanggang saan din lang may nagkaroon communication, naghiwalay kami, nagganong kami na may guilt ako sa sarili ko. Hindi ko na siya pakapangalanan pa dahil may nasa relationship stage na siya ngayon at ma-happy ako sa kanya. Nagkaroon siya ng lalaki na hindi kasing asshole ko noon. Ngayon, dahil sa mabait kong girlfriend ngayon is pinatawad niya ako ngayon. Ngayon na naman, nauulit naman ang paglalamig niya sa akin na dahil lang sa parents niya. Now, usually, ganun din ang situation din ng kaibigan ko. Kaya ako nahihirapan kasi magbigay ng advice dito sa kanya. Dahil parehas nga kami ng sitwasyon ni. Paano ako magbibigay ng isang advice kung yung sitwasyon ko ngayon na kaya ko lunasan naman kahit pa paano, ay mas malalapos siya kaysa sa akin. Diba? Nagigets niyo ba yung pinagsasabi ko? Kung sino man nakakaranas ng caught in the middle o yung tipo ba ng pagigitnaan ka, kailangan mo mamili. Ang hirap talaga. Sobrang hirap. Sobrang hirap talaga para mang yung hirap na pinahirap pa na mas mahirap ka. Alam mo, para akong gago dito. Bakit ako pa pinoproblema to? Siguro, kaya ko pa rin na pinoproblema to una sa lahat. Para may matutunan din ako sa mga semanta o sa mga nakaranas din nito. Na upang sa ganun ay hindi ko rin may mga punto na maiwasan ko rin na dumating din ako sa ganyan. At the same time, para patulungan ko rin tong friend ko na to. Caught in the middle, napakahirap. Mano sa parang nag-uumpugan mo to, sobrang hirap. Siguro naman, wala. Siguro, kung may naintindan mo kayo sa pinagsasabi ko ngayon, o sa aking part 1, dahil ito part 2 na lahat na to. Sensya na sa inyo ha, kung hindi ako may magaling na DJ o ano man. Amateur lamang ako, ginagawa ko lang to just for fun, just expressing myself, just expressing sa aking mga sharing and also sharing sa aking mga kasitan sa buhay. Na siguro naman, hindi lang naman ako nakakaranas ng ganito eh, di ba? So, after 1 minute to, bago matapos ng lahat to, sa mga nakakaranas dyan, at sa mga gustong magbigay na advice o suggestions para mapaganda itong podcast show na to, kahit hindi na ka-monetize to, okay lang, kahit hindi man ako mano, okay lang, basta may makinig man lang sa akin. Okay lang yun. Sapat na sa akin yun. Higit pa sa salapi yun. So, sa mga keep listening pa rin sa mga loyal listeners dyan, thank you. Maraming salamat sa inyo. At muli, this is Imo Mantico, the Parking Show with signing off. At thank you sa lahat. I love you.